Yeah, guys, this is my first vlog. Sana i-subscribe niyo po ako. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ngayong December po, 24 ngayon. Pasko na po sa Pilipinas. Merry Christmas po sa inyo lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ako po ipasalamat. Gusto ko, first vlog ko po ito, sana yun po, tuwa lang. Hindi po ako marunong mag-setup, pero itatry ko po. Sana i-subscribe nyo ako sa aking channel na ito. Julita Galvez, please subscribe po. Seven years na po ako dito sa Kuwait. Kamusta po kayo? Isa lang po ang amo ko. Wala na pong iba. Ito lang po. Hindi po. Nung umalis po ako dito, tapos bumalik po ako, ito pa rin po amo ko. Hindi po ako tawag dito. Nag-ibang amo kasi okay naman sila sa akin. Hindi naman nila ako tinatarayan. Okay naman. Hindi naman nila ako sinasaktan. Okay naman. Kahit hindi binibigay sa akin yung shampoo, sabon, yung mga importante ko na kailangan, hindi naman binibigay sa akin. Pero okay lang po. At least, huwag po tayong umasa doon. Pero at least, ipagpasalamat po natin na hindi po tayo sinasaktan. Yung binibigay ang sahod sa atin. Okay sa lahat ng pagkain, ganun. Mga kung kailangan, kung mayroong tayong kailangan sa kanila, binibigay naman. So, ang ano ko ngayon, ang unang vlog ko po ngayon ay paano ba, alam ko yung ibang amo, hindi po mabait sa inyo, sinasaktan kayo, hindi agad yung pag, ano pa, mga isang buwan pa lang kayo, hindi pa nagtataga, dalawang buwan, tatlong buwan, talagang, ano kayo, ako dito, talagang, mailap sila sa katulong, ibig sabihin, talagang, mga matatapang sila sa atin, parang ganon, pero, siguro, hindi na yun mababago, yung mga ganyang amo. Ang ano po natin ngayon, ang kwentuhan po natin ngayon yung mga amo na may mabait, mayroon namang nanakit, di ba? Ako kasi bago pa lang ako dito, talagang makikita ko sa mukha nila mga ano sila, matatapang. Pero sa kalaunay naman, sa tinagalan naman ng aking pagtingin sa kanila po, ay okay naman po sila. Tapos, bago ako dito ha, hindi ko alam na dalawa pala, may kasama ko dito, Utopia. Tumakas siya, nung bago ako dito, tumakas talaga siya. Siguro umabot pa yun ng mga tatlong buwan, parang ganun. Umalis na siya. Kasi nainggit pala, ang sahod ko na 120, yung 110 ang sahod ko dati kasi yung mayroon akong agency na talagang inipit yung sahod ko na 10K. Hindi binigay sa akin yung 10K. Okay lang yun. Talagang umabot po yun ng dalawang taon at 6 na buwan ako dito bago ako umuwi. Kinis ko yun na hindi binigay sa akin ng 120 kg kasi bali naabutan ko yun 120 kg pero hindi binigay sa akin ng amo ko kasi yung pinag-usapan nila di natin alam mga agency at amo. May kasama ko dito na Utopia, tumakas siya. Siguro, nagsilos talaga siya, nagsilos kasi yung sahod talaga niya maliit lang. Siguro mga 80 kg o 70 kg, ganun, tumalis siya. Alas 4 pa lang na madaling araw, umalis na siya. Ako naman, natulog ako. Hindi ko siya pinansin kasi wala naman akong pakialam sa kanya kung anong gawin niya. Napansin ko na lang, nag-iingay na siya, yung palan. Lagi nakasarado yung pintuan dito sa kwarto. Yung palan, may nagpa-plano na pala siya na umalis, tumakas siya. Hindi naman ako nangialam sa aking kapwa, katulong. Hindi naman ako nangialam. Kasi may kanya-kanya naman kaming buhay dito. Binaliwala ko lang yon. Tapos yung, siyempre, bago lang ako dito, tumalis siya.
Tumaka siya. Tapos, mga alas 5 na ng madaling araw, saka ako umakyat na umalis yung kasama ko. Ayan, tumakas. Ang ginising ko yung panganay na babae. Sabi niya, katukin ko doon yung magulang niya. Kinatok ko. Sabi niya, sabi naman sa akin ng amo ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Sabi ko, natutulog ako eh. Hindi ko naman, yung utak niya, hindi ko naman utak, sabi ko. Hindi naman ako pinagalitan ng amo ko na umalis siya. Hindi naman ako pinagalitan. Talagang tumawag ng pulis. Dito kasi yung amo, magkakapatid lang sila eh. Sabihin mo, tawag kaibigan niya, ganyan. Pero magkakamag-anak sila yung mga pulis, may kapatid siyang pulis, may bayo na pulis. Magkakamag-anak lang yan. So, siguro sa Tanagala, nahuli din yun, nakulong. Yun na sabi ng amo ko, nakulong siya, na umiiyak siya, nagsisisi. Kasi, tapos na siya ng 2 taon eh. Bakas pa siya umalis, di ba? Ang ano ko noon, ang kaka, alam ko kasi noon, nag-break sila ng boyfriend niya na Ethiopia din. Nagpasa sa ibang babae doon sa lugar nila. Kaya, yeah, siguro na ganun ang utak. Kaya, yeah, isipan niya umalis. At sa pa, mayroon siyang mga kausap sa cellphone sa labas. Halika, gado ganyan, lumabas ka. Malaki sa audio dito sa labas, magtrabaho. Ganyan. Ganyan nangyayari. Tapos yung iba naman na Pilipina dito, yung mga ibang amo naman, siguro, dati pa yung sila nananakit, nakatulong, ibang lahi, sinasakta nila, tsaka karunang Pilipina, nananakit pa rin. Ugal, talagang, yung pananakit ng amo, hindi na yan maalis. Kasi pag nagdoon ka na, pag kinuha ka ng hindi mo alam ng amo mo nananakit, talaga hindi na maalis yan. Kasi magkaiba kasi kahit anong pagkambaba mo, kahit bago ka pa lang, kahit anong pagkambaba mo sa sarili mo na maging mabait yung amo mo kasi bago ka pa lang, hindi yan maalis. Kasi yung amo ko mabae, sa sinagalan ko, doon ko nakilala na ano pala siya, yung kahit nakabasag ka na, ang mahabang kanya pasensya, maganda talaga. Talaga mabait yung amo ko babae, kahit may pagkaganon ko, ripot nga lang. Pero okay naman kasi kahit nakabasag ka na, kahit anong, yung Pyrex na basag ko, yung mga gamit na nasira, ano pa rin siya, yung talagang, yung puso niya kasi sa sangguro, mahaba kanya pasensya, di ba? Pero yun lang. Dapat kasi kaya yung ibang Pilipino nagtatrabaho dito na OFW, mga baguhan pa lang, hindi lahat ng di ba, alam natin yan, hindi lahat ng pumunta dito eh clear na 100% o 90%, 80% na. Hindi sinasaktan, wala nang nakit. Siyempre, meron paganyan na nakit, meron naman pagano na okay. Kaya yung iba umaalis ng ulwaan, tumatakas yung iba na ganyan. Ang iba naman, nananatili kasi swerte ng amo nila. Kaya masasabi ko talaga na yung mga kumukuha ng mga amo na baguhan, dati na yun sila nananakit, kaya hindi natin maalis yan na kahit magbaba ka pa sa amo mo na kagbaguhan ka pa lang. Talagang nananakit na yun siya. Diyan magbabago. Kaya, kung napunta ka dito sa abroad, nako, swertihan lang, di ba? Yun, Merry Christmas po sa inyong lahat. Yun lang po, huwag kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Ito po yung kwarto ko. Meron pong sala doon, sa likod ko, sa labas na itong kwarto na to. Hindi lang ako pumunta doon kasi gabi na. May kasama ko dito, Indiana. Yan, kwarto niya, Indiana yung kasama ko. So, next, pag-usapan natin yan ulit. Next na aking vlog. Salamat po. Sana ay, wala pa po nag-subscribe sa akin. Sana mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Salamat po. At Merry Christmas po sa inyo lahat.